Yan yung topic outline natin. Kaya number one, yung number one topic, ha, nandito, sabi niya, number one, background. Sa number one, may dalawang major na i-discuss. Yung the state of local planning system. Ano na yung estado ng planning? Ang mga plano ba na susunod? Totoo ba yung nagpa-plano ang mga LGU? At ano, what are the features of RPS? Ano naman yung rationalized planning system? Okay, yun. Kaya number one, discuss the state of local planning system in the Philippines. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung state ng local planning system in the Philippines. Sino naka-assign sa number 1? O, sige, Danica. Hindi mo ba, hindi mo pa mag-gets? Sabi niya, sige, okay lang yan kasi first meeting naman natin. Sabi niya, Danica, yung local planning system daw ng Pilipinas ay inactive. Inactive. Ibig sabihin, hindi... O, kumbaga, hindi masigasig. Ang nagpla-plano kasi, yung Local Development Council, no? Ang nagpla-plano ba dito sa probinsya, Local Development Council? Parang hindi. Kasi parang hindi. Ganyan sa buong Pilipinas. Parang ang Local Development Council, kasi, ang province, ang composition niya, yung mga mayor, NGO, representative ni congressman, tapos yung mga mga department heads, ganun, yung mga parang wala akong nadaluhan na nagsama-sama kami ng mga mayor o parang ang nagplaplano ay ang planning office, parang ganun. Ang planning office lang naman, boss, is parang more on state na sa atin, sa province of Laguna lang. Oo. Hindi naman po yung nasasakop yung mga LGUs na sabi niya po, sa mayor yung bababa para doon. Parang ang planning office lang po is nagpa-functions para lang sa mga project na po yung sa government of Laguna. Oo. Hindi yung para doon sa mga local LGUs na ibababa sa Laguna. Yun ang observation mo, no? Yes po. Ngayon, para makakomply, ang pagkakaalam ko naman, para makakomply ang planning, no? Ang planning, nagbuo naman ng Local Development Council, no? Yan, mga NGO, yung mga mayor, minsan nagpapa-meeting dyan. Pero ewan ko, ang dapat kasi nag-spearhead ng development plan, yung Local Development Council. Kaya lang, ang nangyayari, para pinapaprobahan na lang sa Local Development Council kung ano yung nagawang plano ng planning office at kung sino pa man ang gumawa. Kaya sabi nitong ano na to, nitong RPS na to, isang document to, hindi naman si Lovin nagsabi nito, yung RPS. At nung pa yan, 2008, noong 2008 pa, sabi niya, noong 2008, ang mga Local Development Council daw ay inactive. Ang tanong ngayon, inactive pa ba ang mga Local Development Council? Parang mga yes po, Lord. Parang, no, oo. Parang wala naman po akong nadidinig na nag-regarding nga ba, nagkaroon nga ng sakuna eh. Parang wala silang preparation para sa evacuation kung saan nila i-evacuate yung mga tao. Oo, parang kasi, oo. Anyway, ako, inactive kasi si Mayor, si Mayor, dito na lang sa Santa Cruz, si Mayor Egay ba, nagko-contribute para sa plano ng provincial government of Laguna, parang gano'n. Kasi yung mga mayor, dapat sila yung nagko-contribute, isa. Yung mga NGO, sila yung nagko-contribute kung ano yung mga, anyway, sabi na RPS, at tingin ko rin, ganun pa rin, inactive. Yung pangalawang, noong 2008, sabi ng, ng RPS. Pero mo, 1991 pa ang Local Government Code. 1991 pa, minamandate ng Local Government Code na magbuo ng Local Development Council at yung Local Development Council, tsaka yung mga committees nito, magbuo ng plan. 1991 yan, ha? Di 2000,
1991, 2001, tapos 2002-03 hanggang 8, inactive nun ang Local Development Council. Ganun. Eh ngayon, tingin ko, hindi pa rin ganun ka-active. Tapos sabi niya, noong panahon daw na yun, 2008, indifferent or unsupportive ang sanggunian. Ang sanggunian ba yung nagpla-plano? Ang sanggunian po is taga, ano po, taga, inaano po, kung ipapatupad base sa kanilang hearing. Oo. Okay. Sabi niya, indifferent or unsupportive ang sanggunian. Sabi ng RPS. Yung pangatlo, weak or total absence of vertical linkages. Kaya? Hindi pa. Oh, sige. Ibig sabihin ng vertical, vertical, di ba, paganyan. No? Paganyan yung vertical. Horizontal, paganto, paha-paha lang. Yung sinasabi niyang vertical linkage. Kasi, merong ano, development goals ang United Nations. Kung familiar kayo doon, yung Millennium Development Goals at ibig sabihin, ang nagpla-plano para gumanda ang buhay ng ano ng mundo natin, ang United Nations. Ganun doon, nag-a-adhere doon yung mga member ng United Nations katulad ng US, China, Philippines. Kaya nabuo yung yung nakakabuo tayo ng national plan. Diba, yung medium term development plan, may plano ang yung time ni ano ni Ramos, Philippines 2000. Nung time ni Erap, meron din. Nung time ni sino bang huling ni President Duterte, yan, yung mga build, yung mga PPPs, yan, mga plano yan ng national government. Yung national government naman, may mga regional councils yan. Halimbawa, nagsasama-sama mga DTI, minsan pinapadalo yung mga province, ang tawag doon, mga regional development council. Halimbawa, ang PESO, may regional development council tungkol sa employment. May regional development council para sa IT. Yung minsan napunta dito si Sir Lee, no? Sa ibang area naman sa gender development, may regional development council naman. Tapos sa probinsya, may plan din. At ang mga munisipyo dapat compliant sa plano ng o compatible sa plano ng probinsya. At yung plano naman ng munisipyo, dapat compatible yung plano ng mga barangay. Ganyan kasi yung level ng plano eh. May plano ang barangay, may plano ang munisipyo, may plano ang probinsya, may plano ang region, may plano ang national, may plano ang United Nations. Dapat compatible yan. At sabi ng RPS, weak daw o total absence of vertical linkages. Ibig sabihin, hindi daw magkakaugnay yung plano ng isa't isa. Kung ang barangay ay papunta sa Divisoria, yung munisipyo naman ay papunta sa Mindanao, yung province naman ay papunta. Ibig sabihin, sabog ang plano ng mga LGU. Sabi ng na RPS. Yan ang... Totoo ba yun? Ganun, magkakaiba daw ng plano. Sabi ni RPS. No? Tapos sabi niya, with or total absence of horizontal linkages. Yung horizontal naman, yung mga sectoral plans naman yan. Halimbawa, may plano sa gender and development, di ba? May plano sa IT. May plano sa tawag nito, sa peso. May plano sa hospital. May plano sa DSWD. Sabi niya, ang daw weak. Hindi daw magkakaugnay yung mga plano ng mga sektoral, yun ang analysis ng kaya ginawa itong rationalize the planning system. Wala daw connection, kumbaga mahina kung meron man. Mahina ang connection. Pinipilit natin. Halimbawa, ang principal na ano ni GOV, na program ni GOV, 8 points program. Kung alam nyo, ano ba ang principal na programa ni GOV? Health, education. Work. Employment. Walo yan. Tayo nga, hindi na. Environment. No.
Oo. Oh, kasama yan sa... food security, kasama yan. Tayo, pinipilit natin ang IT. Dapat nakalink dyan sa mga yan. Kaya kung papansin ninyo, ang mga programs natin nakatutok sa hospital, nakatutok sa scholar. Bakit pinag-aano natin sila, ano? At parang kayo, ng scholar kayo. Siguro naitatanong. Eh, hindi ko alam ako naitatanong yun o nung iba. Bakit si boss pinapayagan niya sa scholarship na yan? Bakit sila Julie, pagod na pagod sa vaccination. Ano, sa vaccination? Bakit yung mga system natin nakapokus sa health tsaka sa education? Ganun. Kasi yun yung ano, yun yung principal na ano ni Gob, na program ni Gob. Kaya nagkaka-ano tayo, ganun. Pero sabi nung, ni RPS sa pangkalahatan, hindi sa Laguna to ah. Very weak daw o total absent of horizontal linkages. Tama ba? Hospital. Ewan ko kung nakatutok sa hospital. Okay, next. Weak to plan. Weak plan to budget linkages. Mali lang yung to dito. Weak plan to budget linkages. Ibig sabihin, ang daming plano. Pero walang budget. Walang katapat na budget. Paano may implement? Parang ganun. Halimbawa, si Gob, number one programs niya, health services. Maganda ba ang services ng health natin? Depende po. Halimbawa, sa hospital? Ano pa po? Ano ba yun? Sa hospital ka na? May kamag-anak ka ng hospital? Ako, boss. Yung hipag ko na na-operahan sa matres. Sabi ng province, priority ang hospital. Sapat ba yung servisyong nakuha niya? Very good ba tayo doon? Servisyo na boss, mapipilitarin ka po sa labas. Wala tayong, di ba, ano, di ba dapat more on, may gamot tayo makukuha sa loob. Wala po tayong gamot sa loob. Oo. Kaya mostly, ang binin namin lalo yung mga invite na gala ng matres, nakakakuha lang tayo ng supplies, mga pangkarilawang dextrose. Pero yung sa laboratory was, sa labas ka talaga magpapalaboratory. Lalo yung sa case ng hipot ko. Huwag niyong i-re-record to sa ano, ha? Baka mapagalitan ako ni Gob. Anyway, hindi natin ipapublish siya. Ikat mo nilang. Anyway, sabi niya, may mga program na nakalagay sa comprehensive development plan na wala namang budget at may mga hindi nakalagay na meron namang budget, kaya weak ang linkage. Sabi ni RPS, not necessary applicable to dito sa province. Kayo na lang bahala mag-observe, no? Yung another state o condition ng planning sa Philippines. Masyado po madami. Ang daming plano na... Walang focus. Yan yung mga plano na ano na hinihingi sa ating province o sa mga LGU. Napakaraming plano. Kaya dahil dito sa mga ano na to, sa mga sitwasyon na to, no? Yan yung mga situation na yan. Binuo ang rationalize the planning system. Nagbuo ang DILG dahil walang horizontal, walang vertical o absence of vertical, yung budget linkage, unsupportive yung sanggunian, at yung local development council ay hindi aktibo. Yan ang status noong 2008. Hindi ko alam kung ganyan pa rin sa ngayon. Ang hirap na i-judge. Wala tayong research. Kaya pag nag-research tayo, pwede natin i-topic yung research na yan. Talaga bang ganito pa ang state ng planning system in the Philippines or particularly in Laguna? Okay?